Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ang Warriors ay isang tricky team mga kaibigan. Isa silang team na may chance ang magkampiyon. Ngunit at the same time ay dikit lang din sila sa mga play-in tournament teams. Matapos ang comeback win nila kontra sa New Orleans Pelicans, pinag-uusapan nila Channing Frye, Jamal Crawford at Tracy McGrady kung ano ba ang mas magandang makaharap ng Warriors sa first round ng playoffs. Ito ba ang Memphis Grizzlies o Sacramento Kings? As a fan, malamang mas gusto nga natin na Memphis ang makaharap ng defending champions dahil sa trash talkan at history nila this past few years sa isa't isa. Kung gusto mo naman ng medyo mas safe, malamang mas gugustuhin mo ang Kings dahil sa kakulangan ng experience sila sa playoffs. At ito nga ay hindi iniisip na madaming fan. At yan ay ang travel time. Via plane ng San Francisco papunta sa Sacramento ay 50 minutes lamang. Parang albay to Manila lang nga yan. Ngunit kung sa Memphis nga ay 3 hours and 30 minutes ang biyahe via plane. At advance pa ng 2 oras ang Memphis sa San Francisco. So that is a 5 hour difference mga kaibigan. 5 hour difference equals to less rest and practice time laban sa very physical team ng Memphis. Ngunit delikado din nga ang team ng Sacramento mga kaibigan. Buong game nga na fast pace ang laro nila. At meron silang very dominant big man kay Domantas Sabonis. At isa nga ito sa kahinaan ng Warriors ngayong season. Ang mga big man na kayang gumawa ng puntos para sa kanilang sarili sa pinta. Subalit ang usapan na ito ay para lang naman sa mga fans. Dahil kung isa kang ang 4-time champion na tulad nila Steph, Clay, Draymond at Iguodala, malamang sa malamang ay hindi ka nga nito nag-iisip. Lalo na kung kayo din ang reigning defending champions at hindi pa kayo natatalo sa isang playoff series na lahat ng games ay nilaro ni Steph, Clay at Draymond since 2015. Sa mga fans ng Warriors, kung papipiliin kayo, sino ba sa Memphis Grizzlies o Sacramento Kings ang gusto nung makaharap ng Warriors sa first round ng playoffs? Habang ayon naman sa isang analyst ng New York Radio ay team killer umano si Kyrie Irving. Ayon nga sa kanya ay posibleng mawalan na ng team next year si Kyrie Irving mga kaibigan. Maaari nga daw na interesado dito ang Lakers dahil kay LeBron. Ngunit sino pa nga bang ibang team na handang magbayad sa kanya ng malaking sahod? Unless nga daw ay handa itong tumanggap ng veteran minimum na sahod at sa palagay nga ng analyst ay hindi umano ito handa na gawin ito. Well, posibleng may punto dito ang analyst. Kung talent ang pag-uusapan, walang duda na pasok pa din si Kyrie sa top 30 o top 20 sa NBA. Ngunit hindi nga one-on-one game ang basketball. At hindi individual talent lang ang tinitingnan dito. Bagkus 5-on-5 nga talaga ito mga kaibigan. Ang hinihingi ni Kyrie Irving ay 4 years, 198.5 million max contract. Sino nga ba ang team na handang magbayad sa kanya nito? Lalo na't sobrang negatibo nga ng impact niya ngayon na dala sa Dallas Mavericks na nanganib na ngayon na makapasok sa playoffs. Ang Mavs ay may record lamang na 7 wins and 14 losses simula nang dumating si Kyrie Irving sa team na ito. At ngayon ay nasa 11 seed na ito ng West with only 5 games remaining. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan?